Hi guys! Good afternoon! Nami-makeup lang ako kasi may meeting ako with my friend or with my classmate nung college. Kukunin ko na sa kanya yung pinareserve kong phone. And sobrang excited ko kasi after 3 years, guys, magpapalit na ako ng phone. And yung phone ko pala is ito, yung iPhone na 6S. Ayan, 6S siya. Actually, hindi to sa akin. Kay Ryan to. Isasama ko kayo guys, don't worry, para makita nyo din kung saan ko siya bibilhin. Pero for now, mag-ayos muna tayo kasi wala nang time. Kung kitaan namin is 4 p.m. Anong oras na, diba? Late na naman ang lola nyo. So ipapakita ko sa inyo mga ginagamit kong makeup. Kapag umalis ako, ilang makeup lang? 1, 2, 3, 4, 5 makeups lang yung ginagamit ko guys pag umalis ako kasi. Lalo na kapag hindi naman importante, like for example, hindi naman siya meeting, or hindi naman siya occasion, yung limang yan buhay na ako. So nagsisimula ako dito sa BB cream ng Every Belena. Sobrang ganda ng coverage niya. As in, pwede siyang maging foundation, pwede siyang as a concealer. I swear, maganda yung coverage niya. And kapag ka oily skin ka, maganda din yung outcome niya sa skin mo kasi yung oil is naho-hold niya ng matagal. Hindi ako masyadong nag-oil up dito. Hindi siya mabigat sa skin kapag ka sinusuot mo. Kaya sobrang gusto ko to. As in, ito na yung BB cream ko kapag ka mga blemishes ako na gusto kong takpan, pimples ko na maliliit. Kung mahilig ka talaga sa full coverage na BB cream, I suggest, I highly recommend this EB na BB cream. So, ayan. Okay na yan. And then, next step is nagba-blush on ako. Pero yung gamit kong blush on is Lip Dip or parang lip cream siya from Sunnies. And I'm in the shade Coco. Pa-proud lang ako sa sarili ko ngayon kasi nakakabili na ako ng mga gamit na hindi ko naman nabibili dati. Pero worth it pala yung lahat, yung pagtitake ko ng risk. Minsan lang ako bumili kapag kakailangan na kailangan ko or kapag ka meron akong extra na ipon. For me ha, there's nothing wrong kung gagastos tayo ng napakalaki para sa sarili natin. Basta as long as nagagawa mo yung responsibility mo sa family mo na bilang anak, and nagagawa mo yung responsibility mo sa sarili mo na may mga kailangan kang bayaran. Nagagawa mo yung responsibility mo as a citizen, walang problema. Kasi meron tayong mindset na kapag ka bibili tayo ng ganito, sobrang mahal, parang nagigilty tayo. Pero ang iniisip ko, basta as long as nagagawa ko ng mabuti yung responsibilidad ko, hindi ako nagda-doubt sa sarili ko na bibigyan ko siya ng reward. Kasi para sa akin, minsan lang to eh. For my powder, I'm using the Vice Cosmetics. Sobrang gusto ko tong Vice Cosmetics. Ang flawless niya sa skin ko. Tapos nakaka-blur out siya ng mga pores. So, gustong-gusto ko siya kasi kahit na may coverage siya, ang tingin mo pa din is sobrang natural niya. Kilay tayo, manahimik muna tayo. Kasi ang dami kong deldel, diba? Kilay lang ako saglit. Last step is, of course, lip tint. And gumagamit ako ng lip tint ng Every Belena in the shade Uptown Red. Ito lang, guys, yung makeup look ko kapag umalis ako. Nandito na kami sa loob ng mall. Wala mo kita ka. Kasama ko na yung classmate ko. Okay naman. Oh, libot mo kami sa Green Hills kasi di pa kami nakapunta dito. Ayan na, guys. Nandito na tayo sa store nila. Sa, ano to, B12. Yan. So, kung gusto nyo ng mga iPhone, dan kayo dito sa Green Hills. Tapos, hanapin nyo yung B12. So, ito na siya. Pang thumbnail. Bubuksan ko daw, pero pwede ba buksan? Unboxing kasi dito white eh, tsaka yung silver. Guys, grabe, ang ganda pala. Ibang-iba sa ano, no, sa video. Parang, iba na yung, ano to? Ceramic ba yung likod? Ceramic na. Ewan ko. Iba magkaiba dun sa, ano, 10S. Takas mga shala. Hello. Ano mas maganda? White o gold? Para sa mga number one kit ko lang. Yellow. Favorite. Wala pang iPhone na ako. Usual pa siyang scenario. Wala. Yung update. Ayun na guys, bibilihin na natin siya. Ay, bibilihin ba o libre lang? Ay, punta na kayo dito, namimigay siya ng libreng iPhone. Pakita mo yung store nila.
Gipro. B12, Gipro. B12 lang lagi. Oh, B12 daw. Text mo na lang, lagay mo yung number. Ah, sige. Ito mo, mamili ka. Makapal, manipis, glass. Matigas. Magkano po yung jelly case na mo? Magkano po yung mga? 250, ma'am. Itong nato, 3. Ito manipis. Ayan po. Sarap. Masarap saan. So ayun guys, tapos lang kami bumili ng phone. And tumambay lang kami dito sa Coffee Bean and Tea. So mamaya-maya alis na din kami. Pero mag-grab na lang kami pa uwi. Pero ayan na yung phone. Gamit na niya. Hi, so finally, nakauwi na ako ng bahay. Eh, nakala ko nga hindi kami makakauwi kasi sobrang hirap sumakay. Alam ko kung naintindihan nyo ba yung vlog o naguluhan kayo. Hindi ko yata nasabi kung anong nabili kong phone, yung modem. Pero ito yung binili ko, yung iPhone 11 na Pro Max Gold in 256GB. So, ayan siya. Na-unbox ko na siya sa mismong store. Kaya hindi ko na siya i-unbox sa inyo kasi feeling ko naman nakanood na kayo ng mga maraming unboxing. Kasi bago ko siya binili, talagang sobrang sandamakbak na unboxing yung pinanood ko. And ito lang yun naman niya. Ayan, basic lang. Charger, tapos ito, adapter, and then headset, ayan, earphones, manual. So yun lang yung kasama sa box. Tapos bininhan ko na din pala siya ng clear case. Ayan, kung mapapansin nyo, may case na siya. Tapos, hindi ko alam kung nakita sa vlog, pero pinalagyan ko ng tempered glass yung camera niya. Kasi yung camera niya, naka-embossed talaga. As in, prone siya sa gas-gas kapag hindi mo pinalagyan ng tempered glass. Buti na lang sinadjust sa akin na ipalagyan ng tempered glass para safe. Kasi ako burara talaga ako sa gamit. And as well as yung, eto, yung front, yung sa screen, pinalagyan ko na din ng tempered glass. Teka, tanggalin natin yung jelly case para mas ma-appreciate nyo. So, ayan siya sa malapitan, guys. Sobrang, ang matte yung finish ng likod niya, as in. And akala ko may iPhone na nakasulat dito, yun pala, wala na. So, last week, nagpunta kami sa Power Mac para tumingin ng mga iPhone. Kung ano ba talaga yung maganda sa personal. Eh, ang available lang nun at ang nakita lang nun namin is silver, which is yun talagang, yun yung gusto ko. Pero nung nakita ko siya sa personal, hindi siya ganun ka-attractive. I mean, simple lang siya, yes, simple lang siya. Pero basic yung itsura niya. Parang, anong tawag yun? Basta something na may kulang eh. Parang hindi siya pasok sa personality ko. Abot ng 85,000 yung 256GB nila na Pro Max. Sabi ko kay Rai, sige, total nandito naman na tayo. Bili na tayo ng Pro Max na 256. Esakto, wala silang stock. So, nung wala silang stock, sabi ko, baka hindi talaga para sa akin. And then, ayun nga, nag-message yung friend ko, yung classmate ko, na meron silang available na phone, na nagtitinda sila. And I trust her kasi classmate ko siya and she's my close friend. So, nagpa-reserve ako sa kanya ng iPhone 11 na Pro Max na gold. At hindi ako nagsisi. Sobrang ganda niya. As in, hindi ko ma-describe. Eh, ang ganda niya. Mas maganda siya dun sa iPhone XS Max. Same lang sila ng size. Pero, mas maganda yung finish niya. Mas maganda yung itsura ng likod nito. Tsaka, iwas fingerprints na din. Kung alam mo yun, kung ayaw mo lagyan ng case yung phone mo, Ate Kat, baka fake yan. Ate Kat, legit po ba yan? So, sa mga magtatanong or magko-comment, guys, legit siya. Legit siya. Pero bakit ba mura sa Green Hills? Kasi sa Pilipinas, wala tayong Apple Store. Ang meron lang tayo is authorized seller, which is yung Power Mac and yung Beyond the Box. May mga may Apple Store lang na bansa is US. Di ko sure sa Japan kung meron. At saka Hong Kong. Yung unit ko na to, guys, is galing Hong Kong. Nagtanong-tanong kami kung paano sila bumibili. Of course, ganun talaga kapag ka-consumer ka, dapat siguraduhin mo yung kung ano ba yung kalakaran doon, kung paano sila nakakabili. And for me, kailangan yung malaman kung paano. Kasi para na rin may background kayo from Hong Kong. And then, nagbababa sila ng iPhone dito sa Philippines. Pero, ang sabi nila sa akin, isang tao dapat, ang mabit-bit niya lang na iPhone is 4. Kasi beyond 4 boxes of iPhone, hindi ko sure kung may babayaran sila or may tax. Basta ganon.
hindi ko na masyadong pina-elaborate sa kanya. Basta ang sabi sa amin, kada isang tao, apat na iPhone lang yung pwedeng bitbitin or pwedeng dalhin. And guys, para magkaroon kayo ng idea kung bakit mas mura sa Green Hills, kasi direkta silang kumukuha from the Apple Store. Ayan, so before I end this video, I just wanna share some stories or ano, message na lang din ba? Para sa mga nanonood sa akin, especially yung mga bata na nanonood, na alam kung gustong-gusto niya din magkaroon ng mga gantong klaseng bagay. So don't worry, kasi napagdaanan ko din yan. Talagang lahat ng mga bagay na meron yung mga kalaro ko, wala ako. Never na never kong sinisi yung magulang ko dahil hindi nila nabibigay yung gusto ko. So lahat ng mga bagay na meron ako, guys, yung mga material na bagay, kung ano man yung na-experience ko ngayon, walang-wala to kung wala akong diploma. Walang-wala to kung hindi ako nakagraduate, kung hindi ako nakapag-aral. Wala lahat ng to, walang silbi to para sa akin. Mas mahalaga yung meron kang edukasyon, which is yung nabigay ng mga magulang nyo. Pagbutihan nyong mag-aral, kasi marami kayong magagawa sa future nyo. Kayo mismo yung magbabago ng future nyo, yung mga dating hindi nyo nabibili. Hanggang walang imposible, magkakaroon kayo ng mga yon. Basta all you have to do is to work hard, to pray. Kung ano yung responsibility nyo as a child, ngayon, gawin nyo. Kasi in the future, kayo yung aani niyan. Huwag kayong magmadali kasi marami pa kayong oras, lalo na kung bata pa kayo. Ako nga, diba, at age of 23, ngayon ko palang na-experience yung mga gusto kong bilhin. Alam mo yun, ngayon ko palang na-enjoy yung buhay ko. Una lang sila, pero papunta ka pa din dun. Thank you so much, guys, for watching. And don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!